Mai e băut tu, mai e băut tu, loi, s-a bitat po. Kumusta po kayo? Ayan, after almost 3 months, ayan, nandito na ulit kami. Kumusta na? Hello sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, lalo na yung mga nanood nung nakaraang ECQ, tapos naging MECQ, tapos ngayon GCQ, ngayon MGCQ na ang Pampanga. Siyempre ngayon, kung nagtataka kayo, eto na yung aming outfit. So, ang new normal kasi hindi na yung nakikita yung suit namin na scrub suit. So, ngayon ang tawag namin dito ay isolation gown. Isolation gown. Pag may pasyente na or nag-start na kami pasyente, meron na rin kaming head cap, face shield, no? Yung face mask, saka yung gloves. Pakita namin sa inyo sandali, okay? Ito namin ngayon sa clinic pag nag-visit kayo. No? Yan, kumpleto ang aming PPE. Mayroon kami head cap, face shield, face mask, tapos yung PPE. No? Dapat long sleeves, wala naka-expose na wrist. No? Kailangan kumpleto lahat. From head to toe. No? Yan, ito yung tsura namin. Pero babalik muna kami sa dati namin suot. Nag-usap-usap tayo, okay? Yung MECQ na, nagbukas na tayo ng clinic, may mga protocols na susundan na, no? Yung unang-unang protocol, yung strictly by appointment. So, wala munang walk-in, no? Para po hindi magsabay-sabay yung pagdating ng pasyente sa clinic. So, ipapractice po natin yung physical or social distancing, di ba, Lois? Pero kung gusto niyo naman magpa-schedule, pwede naman pumunta rin sa clinic, pero bibigyan lang kayo ng calling card, no? O para maka-text kayo or tumawag. Or messenger, pwede rin, no? Sasagutin namin kayo. Para magtawag, para makapag-set ng appointment. No? Ang pakiusap lang po natin pag may schedule po, kasi na-reserve na po yung oras na yun para sa inyo, pumunta na lang po sa tamang oras. Kasi kailangan po kasi ng allowance pa para sa susunod na pasyente sa inyo. Kasi po ngayon, lahat po dinidisinfect. No? Hindi po pwede yung late na kayo, tapos darating yung kasunod ng pasyente, no? Magkakaroon na naman ng crowding sa clinic. Punta pa isa-isa lang naman ang nire-request namin pumunta. No? Yun ang second na guidelines. Kung pwede, huwag nang magsama. Hindi na po pwede yung mag-isa lang yung pasyente, tapos po nagpa-family reunion sa clinic. Bawal na po yun. So, mara, ikaw yung pasyente. Pero minor, PWD, or senior citizen, pwede pong magsama ng kasama. Pero kung pwede, isa lang ako. No? Pangatlo naman, Lois, ay bago mabigyan ng appointment, syempre may mga itatanong muna through phone, no? Kung ano ba yung concern nila, no? Para alam na po natin yung procedure na gagawin. Tapos may mga konting questions din na itatanong kung saang place ka ba manggagaling, no? Para lang po ma-assess natin yung paano oras pwede i-appoint. Kasi kung malayo pa rin paggagalingan, at least mabibigyan po kayo ng time, no? Hindi nagmamadali. Tapos kung ng mga balikbayan, syempre, kailangan po natin tanungin kung kailan po yung kailan pa po kayo nag-stay sa Pilipinas, di ba po? Yun, mga itatanong po pa siguro. Tapos may kung, mga question lang kung konti. Tapos kung may mga medications na ininom, no? Yan, mga common questions lang. Tsaka, para po pagdating nyo, madali na yung pag-fill up ng form. Diretso na. Okay, so ang pang-apat ay
No mass, no entry, no? Bawal kung pumasok na walang mass. So, ito ay ano naman, may batas naman talaga na kailangan nakamask pag pumunta. Tatanggal lang yung mask pagka uupo na sa chair, pag mag-start na ng treatment, no? Kailangan po nakamask po tayo para safe na safe. Good. Tapos, ang panglima naman ay yung sa araw ng schedule mo, kung kunwari, inububok ka, may lagnat. Yan, sipon. Yan, palanapit ng lalamunan, no? Pwede naman po ipagpaliban muna yung appointment. I-cancel muna. Lalo na kung may signs na gano'n, fever, cough, no? I-reskid na lang po kayo nun, no? Pasok niyo po sa clinic, i-check po ni Lois ang temperature, tapos magsasanitize po ng hands, no? Kung pang-anim na parang information na rin sa patients, may mga karagdagang fees. Kung mapapansin nyo, pag nag-visit kayo sa dentist nyo, may mga additional fees na binabayaran since nga yung mga, mga health hazard fee, disinfection na ginagawa, no? Tapos yung mga additional protective equipment na ginagamit, no? Kaya may konting pagtataas din sa mga supply. So, expect na natin yon na may konting additional fees sa ngayon. Ito na ang portion na matagal natin hinantay. Ano ba to? Yung tanong ni kapitbahay. Bitaw na naman yung kapitbahay ko. Saan na naman yung kapitbahay mo? Ano ang tanong niya? Bakit daw po bawal yung walk-in? Hindi naman talagang bawal na bawal. Ano lang, wala muna na walk-in, no? Pero pwede kayo pupunta para humingi ng calling card, di ba? Eh, yung mga, ano kasi, yung mga guidelines, yung mga protocols na ginagawa, hindi naman inimbento lang yun. Siyempre, binasa rin natin sa advice ng WHO, DOH, diba? Tsaka ng Philippine Dental Association, na hindi lang yung porke, ano, gusto lang namin na walang walk-in, hindi naman, meron din kasing guidelines na sinusunod. Kasi, di ba, yung physical distancing, no? Bawal po yung crowding, di ba? Bawal yung... Dahil nga doon sa physical distancing. So, para sa kaligtasan natin lahat, kunwari, na-schedule ka naman, no? Nag-walk-in ka, bigyan ko yung card, tapos na-schedule ka na. Para sa mga naka-schedule na pasyente, kailan pumunta kayo dun sa takdang oras na nireserve. Tanong po niya ulit, paano po kung may manalate na ano sa schedule niya? Yun lang, huwag kayo pong manalate sa schedule kasi na-reserve na yung time. Ngayon, bibigyan ka, namin kayo ng mga 15 minutes bago yung oras, no? Ay, 15 minutes after ng oras niya, kung wala pa rin, i-reschedule na lang. Kasi yung susunod na pasyente naman, maa-atrasado masyado. No? Isa pa pong tanong, paano kung napaaga siya? Kung napaaga naman, di ba rin, pangalawa ka na sa ano, second patient. Kaya yung first patient, kahit maaga, okay na, eh, mag-aantay lang siya ng konti. Ipiprep lang yung clinic, yun, no? Pero yung mga pangalawa, kami nakasalang pa, no, na pasyente. Tapos sa paaga ka sa oras mo, minsan para hindi, kung may kasama yung pasyente sa, na nasa waiting area, mag-aantay ka muna sa labas. No? Tapos, pag tapos na yung pasyente, syempre mag-disinfect muna ng clinic. So, mag-aantay ka pa uli ng ilang minutes bago ka makapasok. So, dapat tamang-tama lang. Dakto lang po sa oras. Tsaka usually, bago pumunta, tinitext natin, di ba, or tinatawagan kung dapat mag-confirm kayo kung darating o hindi. Mapunta na. Oo, kasi pag hindi pala kayo makakapunta, eh, pwede lang po, utang na loob, sabihin nyo, no? Tawag lang. Or mag-text. Para alam po namin kung hindi pala kayo pupunta dun sa oras. Para po yung ibang pasyente, mabigyan po natin ng, ano, ng time. Diagnosis. Kasi ngayon pong may pandemic, limited lang po ang mga pasyente yung tinatanggap. No? Di po tulad dati kahit yung mag-walk-in ka kung bakante naman yung schedule ng
dentist, pwede kang gawin anytime. Ngayon po kasi kailangan may proper interval para kada pasyente, para may time na i-disinfect yung buong clinic. Tanong po ulit. Paano po kung may na-accidente, pwede po na siyang mag-walk-in, putol yung ipin? Oo, yun. Yung palang sa walk-in, may exceptions. So, nakalimutan namin sabihin. Yun pala, kumari yung mga dental emergencies, pwede yun. Yung accidente nga. Tama. Tapos yung hindi tumitigil yung pagdugo. Yan. Nabanggit ko na yun dun sa nakaraang vlog, yung huling-huli, yung mga dental emergencies na pwedeng i-treat ng dentist, pwede kayong mag-walk-in. Tapos yung namamaga yung half ng mukha, yan, emergency yun, di ba? Namaga yung makita ang ipin, namaga yung gilagid, pati yung kalahati ng mukha, namaga yung emergency yan. Tapos yung isa pang nabanggit ko dun sa nakaraang vlog, yung wire ng mga naka-braces, minsan umuusli yung wire, nagkasugat-sugat na yung cheeks sa loob. So yun, kay emergency din yun, kailangan siyang i-cut. So pwede yun na mag-walk-in. Basta tatayin lang natin, pag natapos yung nakasalang na pasyente, pwede naman siya mag-antay. Depende po sa walk-in. Mm-hmm. Depende sa emergency case. Lang po. Okay. Ano po yung mga sample na tinatanong niyo po sa mga pasyente? Pag tinitext nila. Oo, kasi minsan, di ba, binigyan natin ng phone card, tapos sabihin natin, itetext na lang. Minsan kasama yung, bibigyan sila ng schedule. Pero ba dun sa schedule na itetext natin sa kanila, tatanungin din natin kung ano pa kagawa, no? Tapos, meron ding questionnaires na tinatanong sa kanila. Ano po ba yun? Yung sample na questionnaire, ito yun eh. Pipilaban din to pag nasa ano na, Lois. Wala sa pagiging yung binibigay mo sa kanila. Ayan. Ang unang tanong, ano ba yan? Usual na pangalan, birthday, no? Contact number, address, no? Kasi kailangan yun. Tapos yung medyo importanting part nung questionnaire, yung travel history. Kung may mga travel po kayo. Saan kayo galing? Oo, ang bansa. Ayan, harap natin sa atin. Ayan. Oo, yung most recent na travel. No? Ilang months or weeks or days na po kayo dito sa Pilipinas. Ayan. Tapos yung susunod, yung history of COVID exposure. Diba? Kung importante po. Oo, kung PUM. Sagutin lang po ng matapan. Totoo lang po. Para maiwasan. Natin. Oo, mabibingat po tayo. Mabibingat lang po tayo. Siyempre, ayaw natin maging hot spot ang clinic. Gusto natin safe place ang clinic. Kaya kailangan po, sagutin natin ng maayos yung form. At kompletuhin po. Oy, para God. Po, anong po po ulit? Bakit daw yan? Po, hindi daw kayo tumanggap nung pagkatapos nung ECQ? Oo, nag-MECQ. O hindi tayo kaagad nag-open kasi nga, may mga, syempre, yung mga webinars na binigay ng guidelines ng Philippine Dental Association. Syempre, inaral muna natin. Tapos, naghanda muna tayo sa new normal, di ba? Kasi hindi naman handa yung mga clinic dyan sa COVID-19, eh, no? So, yung mga PPE, yung mga suot natin na pinakita sa kanila, nag-order muna tayo. Tapos, yung mga dental chair, dati nakadamit siya. Ngayon, wala, bare siya. Naka-plastic na lang siya kasi mas madali siyang i-disinfect. Diba? Mas madali siyang punasan. Tapos, kung mapapansin mo, sa waiting area, wala nang masyadong magazine. Diba? Kasi isa pa kasi hinahawakan ng pasyente yun. Diba? Surface din yun. Tapos yung mga taas ng mga countertop dun sa clinic, saka yung cabinet, linalagyan ng plastic sa taas para mas madali siyang linisin. Yung mga frequently touched surfaces, kailangan laging dinidisinfect na yun. No? Yun, naghanda muna kami. Tapos yung machine, di ba? Yung aerosol suction. Aerosol suction. Yun. Kailangan din kasi yun kung magpa-perform tayo ng cleaning or pasta. Yan, kailangan yun eh. Sa susunod na vlog pala, yun ang i-discuss
discuss natin yung mga aerosols sa dental clinic, no? Abangan niyo po yun. O kung bakit importante control yun, no? Sa next, ano, abangan niyo sa vlog, okay? Nandito na kami sa portion ng shout-out! Hello po! Pagkatapos ng yung iba dito, mga anong ECQ pa, no? So, unahin na natin si... Hello po kay Giselle Dakanay! Thank you po sa pag-subscribe! Yes, tapos ito naman si Madam Inday! Thank you po! Nag-subscribe daw siya, tapos napanood niya yung tungkol sa white spots, sa teeth. So, nakatulong naman siya, nakatulong naman yung vlog sa 9 years old niya ang anak. So, salamat at nakatulong siya, no? Ang next, I see... Myla Andriano, thank you. Oh, thank you, lagi siyang nanonood, no? Si Myla. Next, I see... Jessa Blake. Hello, thank you sa pag-subscribe. Next, si Mary Ann Rizzo. Rizzo. Hello, thank you. At next, I see... Julian Diaz. Thank you, Diaz talaga. Next is... Ralph is Life. Thank you sa pag-subscribe, Ralph is Life. Next, I see... Aldog si Ako. Yes, thank you sa pag-subscribe, Aldog si Ako. Okay, Angel Grace Dominguez. Yes. Thank you sa pag-subscribe. Saan lagi manood? Okay, Jessica Lame. Thank you po. Sa pag-subscribe, Jessica. Next. Okay, Princess Gay. Grace Agasa. Thank you, Princess. Next, I see. Ana Lera Kimla. Thank you sa pag-subscribe. Ana Lera. Ating Dodo Charine. Thank you. Thank you sa pag-subscribe. Kay Dr. Kiki. Thank you rin sa pag-subscribe mo. At kay Doc Boy. Thank you, Doc Boy. At Trisha Vlogs. Trisha Vlogs. Thank you sa pag-subscribe mo. At si John Carl David. Thank you sa comment, John Carl. At todos, David. At guys, I see. Unknown Gay. Natanong siya. Sabi niya, we're in the Philippines daw. Pampanga. O, San Fernando, Pampanga, no? Tapos, how much po it will cost? Medyo iba na yung rate ngayon. I-private message mo na lang kami para masagot ka, no? Next, I see. Kit Calas. O, thank you. Hello. O, magpa-appointment ka na niyan. Kapalad mo ito, alam mo na yung mga guidelines, no? Malapit ka lang naman, hello! Sana may natutunan sila sa vlog natin ngayon, di ba, Lord? So, huwag niyo pong kalimutang pindutin yung red button at yung bell para lagi kayong updated sa vlog namin. Oo, yan. Sige, Lord, invite mo na sila. Don't forget, like, share, and subscribe! Bye!